Panibagong araw, panibagong pagsubok at panibagong pakikipagsapalaran na naman. Sa dinami-rami ng taong nakakasalamuha ko sa araw-araw, ay napapaisip ako kung ano kaya ang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Katulad ng mga batang nasa murang edad, tila normal na sa kanila ang ugali. Paano nila pinapatibay ang kanilang sarili sa tuwing pinagtatabuyan at pinagdidirihan sila ng mga tao sa paligid nila? Gusto kong madama at paranasan ang buhay kasama sila. Ako si Felipe Aguilar, isang matagumpay na Manila. Lumaki sa isang marangyang pamilya. Ika nga nila'y ipinanganak na may subong pilak na kutsara sa bibig. Kinikilala at pinapahalagahan ng iba. Ganyan nila ako. Sa bawat akda na aking nailinimbag, ako lagi ang bida. Mga kwentong hango sa aking tunay na karanasan. Ngunit sa pagkakataong ito, nais kong iba ang maging sentro. Sa istoryang ito, ay nais kong marinig nyo ang hinaing ng iba. Makita ang kalagahan ng bawat isa at pabigyan boses ang mga taong nais magpahayag ng kanilang saloobin. Maintindihan sana ng lahat ang pautat. Sa simpleng istoryang ito, ay mabibigyang halaga at importansya ang bawat isa. Na kahit ano pang estado sa buhay ang mayroon ka, ay karapat-dapat kang mahalin at respeto. Sa sarili't simple mong paraan, ay maaari mong maipakita ang pagmamahal mo sa kapwa. Ah.
lipat lang ako ng pwesto at walang tao dito. Hindi ka nga rito. Pangarap ko maging singer. Hindi lang ako naging pilay. Sana artista na rin ako ngayon. Ikaw ba? Ano ba pangarap mo? Sa totoo lang, pare. Gusto ko mag-judge. Ano? Judge? Mas pusigil ba yan ang pangarap ko kasi sa akin? Bakit naman? Ulat di eh. Mas madali nga yun, pare. Tingnan mo ah. Mas mahuhusgaan ko sila. Dahil hindi ko nakikita ang kanilang mukha, buhusgaan ko sila batay sa kanilang mga ginagawa. O diba, patas? Oo naman, nanalagi yung mga line ko. Sige nga. Anong paborito mong line sa korte? Teka, lagi ko ito napapakinggan sa palabas mo. Pag nasa katuliran, paglaban mo. Silence in the court. Mr. Aguilar! Nandito na po ang tatlo. Ah, andyan na ba? Sige, papasokin nyo. Tara. Itong pelikula na ginawa ko ay sana maging daan upang ang mga may kapansanan, matatanda at mga bata sa lansangan ay mabigyang pansin na kahit anuman ang kalagayan nila ay dapat natin silang tulungan. Sila ang mga taong dapat pagtuunan ng pansin at bigyan halaga at importansya. Kahit na hindi natin sila kilala ay karapat na sana sa pagtatapos ng aming ginawa ay sana maging hudyat naman ito ng bagong pag-asa at bagong simula para sa kanila.